Filipino. Pilipinas ang ating... Mayong oras sa inyong tanan. I'd like to acknowledge with warm heart, Governor Hilarion Clapis. The running mate, Vice Governor Ferdinand Marcos Banyosa. From District 1, Jovelyn Antes Cortez. Holding Pantilla. Pantilla. Is this Consol? Consol Corato. Aye, sir. From District 2, Larissa Neneng De Leon. Alan Ihada. Rudy Amador. Joel Fortitz. From Congressman from District 2, ang walang kalaban, Dodd Scoro. Mayor and Dr. Renato Muñez La Paz. From La Paz, Angie Acoro Acero Labrador, si Ma'am Beautiful. Black pa kanya. From Loreto, yes. Sir Bubot Barsena Bunawan, from Bunawan. From Sibagat, Sir Ben Chi. From Prosperidad Res Mondihar. Sir. From Esperanza, Rolando Amor. From San Luis, Noli Colyantes. And from Talagkugon, Arcelito Goyo. Okay. Mayong auto na sa inyong tanan. Ako po si Mrs. Nieva, Agnes Nieva Escudero, taga Bukidnon. Taga Valencia, Bukidnon. So Mindanaoan po ako. I'd like to acknowledge also the presence of my ever supportive group and grupo rin na sumusuporta kay Governor Clapis, ang Hugpong Federal Movement of the Philippines. Salamat kayo sa inyong pag-abot. Especially to the different denominations, religious organizations, the Rubinian International, and all NGOs na present karon. Maayong unto kaniyang tanan. Mapasalamaton ako sa mainito na pagdawat sa koa sa grupo. Kini ang grupo nga nangandoy og pagbag-o. Dili ka mo mag-alang-alang sa pagbuto, pagsuporta. Kinahanglan usa kada usa ka nato. Kung mahimong usa ka libo ang masultian nato, aron lamang makadaghan kitang boto. Kaya ang politika, numbers game ka na. Dili mo mag-alang-alang o sulti sa inyong mga kaila, magsulti sa inyong kapamilya, makinahanglan gayon, makatao! Kinitanan nga naadiri karon. Kaya ang tinuod nga pagbag-o, anaa sa ato, nga mga tao gihapon. Kay kung dili ka mo mupili og tao nga walay bisyo, asa mapadulong ang panudlanan sa atong gobyerno? Dito ra gihapon sa iyang bisyo. Kinahanglan mo pili kitag mga tao nga mubati gayud sa mga kahirapan sa tao, sa kalisod sa tao. O na nga, ginasuporta ra nato ang federalism. Tungod kay nakita nato nga kitni usa nga magahatag og fair and equal distribution of wealth sa atong nasod. Dili kay tanan sa Luzon. Build tanan sa Luzon. Kinahanglan Mindanao na saad. Kay ang land of promise na sa Mindanao. Mauna siya nga mapasalamaton kita sa atong Presidente Duterte nga nangulo karon sa tinuod na pagbabago sa bansang Pilipinas. O ayaw
akong numero sa baluta, number 28 ka na. Unsa ang numero? 3! Unsa ang numero? 3! Escudero ka na, ha? Escudero. So kinahanglan kayo, Governor, kini na atong mga katiling bandiri karon na mahimo na murespeto gayod sa indigenous communities. Kaya ang mga katutubo, mauka na ang tumindo dinhi sa bansang Pilipinas. Walay Pilipinas kung walay mga lumad. Kay sila mao ang tinuod na mga nitibo tao gayod nga nagasunod sa balaod sa kinaiyahan. Sila ana ay balaod usab nagaproteksyon sa ilaha. Kinsa man ang dili muto murespeto sa mga lumad, kabahan. Kabahan gayud kay nasalay balaod nga dala nga wala sa atong panggobyerno karon. Mao na Governor, kinahanglan mahalo nato ang mga lumad. Kay ana sila'y mga tulumanon, kining tulumanon sa pang-agrikultura, tulumanon diri sa tubig, tulumanon sa pamamahandi, sa finance, na ana sila'y mga tulumanon. Kinahanglan ang pera ng gobyerno magamit din ng tama para doon sa mga buluhato nila. Dahil mayroong nandun sa kanila na wala sa atin. Mayroon. At yung batas na yan ang katutubo kung maiintindihan lamang ng gobyerno, makakatulong sa bansang Pilipinas. Mauna, gigibaan ta. Magsigira mo ingon, climate change, pero nasuko na ang taga-tubig. Mauna nga pangbahaon kita. Nasuko na ang mga tagalasang. Mauna, wala na mo'y maayong abot. Nasuko na ang naasa ibabasok. Mauna, nasuko na sad ang kinaiyahan sa ato. Na may ngunta climate change, kamo ang nagbag-o. Tao ang nagbag-o. Kay wala na siya mulingi sa iyang gigikanan. O na, bisan unsa na itong pag-ingon nga magbag-o, magbag-o kay dili ka mulingi sa tinuod nga balaod na tumindok nga balaod sa kagusan, tumindok nga balaod sa bansang Pilipinas, dili gayud ta mo asenso. No matter how you copy and paste the laws of the different countries. Magsige kag kopya sa balaod sa Amerika, magkopya kag balaod dito sa lain-laing nasod, pero ang tumindok nga balaod diri wala natong gipanumanan, kabaan jud ta. Walay laing balaod na makalabaw sa since time immemorial nga balaod. Mauna siyang balaod sa wala pang Hapon, wala pang Espanyol, wala pang mga Amerikano, anaanay balaod ang bansang Pilipinas. Muna ka pong mga lumad, I'll take this opportunity to help you. I'll take this opportunity na makita at makilala ang tunay na batas ng bansang Pilipinas. Kayo ang dapat pakinggan! Dahil sa inyo, may bansang Pilipinas. Kaya kung magpahinay-hinay kayo, itong mga tao na to, hindi rin tutulong sa inyo. Kaya kailangan maintindihan nyo kung gaano kayo kahalaga sa bansang ito. Sino mang nasa gobyerno na hindi magmahal sa mga katutubo, hindi rin aasenso, tandaan nyo. At kahit katutubo pa siya, at hindi siya magmahal din sa sarili niyang batas, hindi rin siya aasenso. Let us build a change rooted in culture and tradition. Let us make a change rooted sa customary laws and traditions. Alam ni Judge Sclapis yan. Huwes yan. Abogado yan. Alam niya ang ipralo. Kaya alam niya bakit ganito ako kasidhi. Diba, Judge? Alam niya. Kaya kung magbabago man ng panggobyerno ang agusan, kailangan isang tao na may pagmamahal ng totoo sa mga katutubo. Hindi yung katutubo na nga siya, hindi pa siya nagmamahal sa kanyang kadugo. Kailangan mahalin nyo ang mga taong ito sapagkat ito ang maglalagay sa inyo sa pedestal. Ito ang mga taong matagal nang naghihirap. Daghan ang lawaan sa bukid, pero walay palay. Daghan ang lawaan
libre ang lawaan, makagawas kayo. So we must make laws, Governor. We must make laws na mabuhi ang mga lumad sa mga resources nga anaa sa iyaha. Dili kay pangkumpis kahon nato nga lawaan man jud ang naadiha. Diba? So mahimo kita mga balaod nga mabuhi nato ang mga lumad. So basi masuko ang dili lumad. Pirmal na lang lumad. Mga inahan, mga amahan, mupili kayo't mong mga literato na mag-leader sa inyo nga dili drug lord o dili corrupt. Kaya ang grasya sa Ginoo mapadulong lamang sa bisyo. Kaya kung wala na'y mahit-hit, mukuha naman sa panudlanan sa gobyerno, di ba? Oo, kung wala na'y maisugal, mukuha naman sa panudlanan sa gobyerno, di ba? Oo, mupili pa mo ato? Ha? Kadugay na mong giilat? Balik-balik lang gihapon? Kung tunay na pagbabago ang gusto nyo, iboto nyo tong mga taong to! At sa Senado naman, mag-isip-isip na kayo. Huwag yung puro cute lang ang binoboto nyo. Kailangan yung totoong may pagmamahal sa inyo, hindi yung puro artista lang. Diba? Artistahin naman ako, pero hindi original na artista. Artista lang, artistahin lang. Yan. Kaya huwag niyong pong kakalimutan. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Ang nais ko po na magkaroon kayo ng masayang pamilya. Napakalaki ng pondo ng gobyerno. Napakayaman ng ating bansa na kahit nga ang China, gustong gusto tayo.